Kampiyon na po ng PBA Philippine Cup ang Sunway Coffee Mixers matapos talunin ng rain or shine kagabi. Ang last two painters naman, posible para pagmultahin matapos tangkaing mag-walkout sa laro. Lynn Olavario, ikwento mo. Walong sunod-sunod na puntos ang pinakawala ng Sunway Coffee Mixers sa pagsisimula ng Game 6 ng PBA Philippine Cup Finals kontra Rain or Shine Elasto Painters. Ang Rain or Shine naman, sunod-sunod ang nakuhang foul. Sinamantala ito ng Mixers at pinalobo ang lamang 17-30 sa first quarter. Sa second quarter, agad na foul ni JR Kenyahan si Mark Pingris. Ito na ang nag-udyok sa Rain or Shine bench na mag-walkout. Kinausap ni PBA Commissioner Chito Salud ang kampo ng Elasto Painters at ilang saglit pa, bumalik na ang rain or shine. Sa puntong ito, tila ginanahan ng tropa ni Coach Yeng Giao at natapyasan ang lamang sa pito sa halftime. Sa second half, tuluyan nilang nakuha ang lamang. Pero sa fourth quarter, nabawi ito ng Mixers sa pangunguna ni rookie Ian Sanggalang. Sinubukan itong tapyasan ni Bo Belga, pero sinagot ito ni Mark Baroka. Sa last 14 seconds, natawagan pa ng ikalawang technical foul si Coach Yeng Giao. Nang iba to pabalik sa referee ang bola dahil dito na-eject siya sa laban. Tuluyan ang tinapos ng Mixers ang laro 93-87 para makuha ang PBA Philippine Cup. Back-to-back champions ang Mixers matapos makuha ang 2013 PBA Governor's Cup. Sa last nung championship kasi sabi ng mga tao import lang yun inaasahan. So ito iba talaga pag all Filipino, wala kang inaasahan kundi buong team. Ito na rin ang ikalabing-anim na kampiyonato ni Coach Tim Cohn. Kaya naman naungusan na niya si Baby Dalupan bilang winningest coach ng PBA. To me, the most thrilling part of all this is that I'm able to bring Baby Dalupan's name back into consciousness of the PBA fans, especially the young ones. Itinanghal namang finals MVP si Mark Baroka na naka 24 points sa Game 6. Ang gusto ko lang talaga is maging defensive player. So, sino, napaganda pa, naging MVP. Pag-uusapan naman sa Biyernes ang ipapataw na penalty sa rain or shine dahil sa tangkang walkout. Base sa patakaran ng liga, posibleng umabot sa 2 million pesos ang multa. Pero ayon kay Coach Yeng Giao, kinailangan nila itong gawin para iprotesta ang umano'y di patas na tawag ng referee. They were allowing a lot of physicality, no? Magkatapos nung nagkakabangga, kami foul sila, hindi. Yung crucial yung kay Bo, kay Sanggalang na block shot, a clean block, at least for my point of view. And then yung sumampa yung bola sa top ng board, it's automatic dapat na bola namin. No? That was also possession. Naging kontrobersyal man ang laban, approved na approved pa rin ng mahigit 500 residente sa San Jose, Tacloban City na nakanood ng libre sa tulong ng Alagang Kapatid Foundation at Signal Digital TV. Lynn Olavario, News 5.